Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Yesterday's gospel was about doing things in secret. Almsgiving, fasting, and prayer. And we were told, and the Lord said that whatever you do in secret, the God who sees things done in secret will reward you. And you know, yesterday, we took the prayers to Mary. And I remember Mary taught us that secret place, that hidden place. It is not just referring to our private rooms or a chapel or an adoration or prayer room. But Mary taught us that that secret place is within our hearts. So wherever we are, even in a crowded place, we can pray in that secret place, in our hearts. And Mary is trying to tell us that even in our hearts, we recognize the presence of God. No wonder later on, Mary was referred to as the Christ bearer, the Theotokos, the bearer of God. In today's gospel, before teaching us the prayer, the Our Father, Jesus said that we do not need many words to express what we need. Why? Because God knows what we need even before we ask of Him. And when we are asked, pag sinabihan tayo na hindi mo na kailangan magsalita, ang ibig sabihin nun, kailangan mong manahimik. Madalas kasi pag meron tayong naramdaman, nahahanap tayo ng kausap at magsisimula na tayong ilahad kung ano yung nararamdaman natin. Para bang ang sabi nila, ibinubuhos mo yung nilalaman ng loob mo. At kapag ganun na, papakinggan mo yung payo ng iba. At kung minsan, kapag hindi maganda yung nakausap mo, mali yung payong maibibigay sa iyo. Imbis na mapabuti ka, mapapasama ka pa. Dahil hindi natin sigurado kung yung ating kausap ay mananatiling tapat. Kaya ang sabi nila, mag-iingat ka sa mga sasabihin mo. Not unless makahanap ka talaga ng tao na mapagkakatiwalaan mo ng kaloob-looban mo. Gayunpaman, hindi ito gagawin ng Diyos sa atin. Tanging siya lamang ang mapagkakatiwalaan natin at siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng gabay na hindi tayo ipagkakanulo. Gagabayan tayo sa tamang daan. At ito'y pinapahayag sa atin kung lubos ang tiwala natin sa Kanya at kung meron tayong kababaan ng loob. Si San Agustin, nung tinanong siya ano bang pinakamahalagang virtue na dapat gawin ng isang tao, ang sabi ni San Agustin, una ay kababaang loob. Pangalawa, kababaang loob. Pangatlo, kababaang loob. At kapag tinanong mo pa siya ng 100 beses, yun pa rin ang isasagot niya. Kasi yung kababaan ng loob ang pinaka-pundasyon ng lahat ng mga virtues sa buhay natin bilang tao. At kung kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos, ang sabi sa atin ng Panginoon, ito yung mga essentials na dapat mong hilingin sa iyong panalangin.
Diyos ang kanyang karangalan, ang kanyang kalooban. Ang ating pangangailangan na umaasa tayo na ipagkakaloob niya. At higit sa lahat, ang sabi sa atin, patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. At kapag hindi, tayo rin ay hindi tatanggap ng kapatawaran. At sa unang pagbasa, ipinahayag sa atin ito sa pamamagitan ni Propeta Elijah at Elisha. At ipinahayag sa atin kung paano itong dalawang propetang ito ay naging tanyag. Tatlo silang sikat na propeta kasama si Jeremias. Pero itong si Elijah, siya ang naging instrumento ng Diyos para ipahayag ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. At ito namang si Elisha, ang pagpapahayag at pagtulong ng Diyos para hanguin ang tao sa kahirapan. At sa pamamagitan ng dalawang ito, ipinapahayag sa atin kung paano ang katapatan sa Diyos ay napakahalaga. Na ang kanilang panalangin, si Elias ay inakyat sa langit, hindi dumanas ng kamatayan. Si Elias o si Elisha, ay nakatanggap ng dalawang portion ng kapangyarihan ni Elijah. At walang humadlang sa kanyang salita pa lamang, nagaganap na ang lahat. At marami pang milagro nung pumanaw siya. At ito'y tiwala at kapakumbabaan sa harapan ng Diyos na tumutupad at nagkakaloob at tumutugon sa ating pangangailangan.